Mona Pityas ay nag-iibigang matali. Sila ay nagmamahalan ng hindi pa sa mga kapatid. Minsan, may nagawa si Pityas ng isang bagay na ginagalit ng hari. Ang hari ng Roma ng mga panahong iyon ay isang malupit na hari. At wala itong kinakilalang katwiran. Ipinakulong ito si Pityas. Nagmamakaawa si Damon sa malupit na hari alang-alang sa kanyang kaibigan. Pukulaw niyo po siya! Pahilig niya. Ngunit, matigas ang lisyon ng hari. Hindi ko siya pakakulan! Sa katunayan, kumatayan ang Damon sa kanya! Tama! Kumatayan niyo! Lalo na habang si Damon para sa kanyang kaibigan, ngunit ano ba ang kanyang kasalanan? Mahal ng hari! Sabi lang ni Pitch na nooy di ay tanggap ang kapalaran. Kung kamatayan mo lang dapat igawan sa akin, malungkot kong tatanggapin. Ngunit, hintulutan niyo po sana akong makita ang aking mahal na asawa at mga anak bago ako mamatay. Nag-isip ang hari. Nasa may lugar ang iyong pamilya? Paano ako makatitiyak na kapag pinayagan kita'y muli kang babalik? Noon, nagsilita si Damon. Hayaan niyo po ako ang makulong kapulit ng aking kaibigan hanggang sa siya ay mabalik. Paano kung hindi siya makabalik? Tanong na malupit na hari. Kung ganoon, ako ang ngayong patayin na kulit niya. Tugon ni Damon. Natuwa ang malupit na hari sa pangyayari. Pinayagan itong makaalis si Pityas para dalawin ang kapamilya at ikinulong si Damon kapalit nito. Sa isip-isip ng hari, dito na niya nasubukan ang mag-ibigang ito. Magkalipas ang ilang linggo, iyon na ang tutulan ng panahong ipinagloob ng hari kay Pityas na magkabalik ito. Ngunit, hindi pa rin ito dumarating noong araw na iyon, tulad ng pagmamahal ni Jesus sa atin. Tulian ka ng pinagbayaan ng kaibigan mo. Sinabi ko na nga ba't hindi siya makabalik? Ang sabi ng hari kay Dam. Talala siya maray. Ngunit, alam ko siya ay makabalik. Tupo ni Dam. At paano ka nakatidya? Dahil si Pityas ay isang mabuti at magtalit na kaibigan. Di niya ako mahaya ang mapahamak. Natuwa ang hari. Ng pananampalataya mo sa iyong kaibigan. Sa kagagal, kapag hindi nakabalik ang kaibigan mo hanggang sa paglubog ng araw, mamamatay ka kapalit ang buhay niya. Dumating na sa ang paglubog ng araw. Hindi pa rin dumating Pityas. Tuwang-tuwa ang hari. Ngayon, tanggapin mo ang kamatayan bungal sa pagtataksil ng iyong kaibigan. Ngunit, hanggang sa huling sandali, umaasa pa rin si Damon sa pagbabalik ni Pityas. Babalik siya! Babalik siya! Dumating na sa ang pagbong ng araw. Hindi pa rin dumating Pityas. Tuwang-tuwa ang hari. Ngayon, tanggapin mo ang kamatayan bungal sa pagtataksil ng iyong kaibigan. Inaas na malupit na hari ang para nito upang pugutan ang ulo sa sarili niyang kamay si Damon. Huwag! Ang sabi nito. Pityas! Rito ako! Wala niyo ang aking kaibigan! Ang sabi ni Pityasari. Tumatay ang aking kabayo. Habang ako'y naglalakbay pabalik kung kahit ako'y natagalan. Kinakailangan kong tumakbo patungo rito para lamang umabot sa kasanduan at mailigtas ang buhay ng aking kaibigan. Kaya na ito na alalo. Hindi akong tanggapin ang aking kamatayan. Hindi ka dapat namamatay, Pityas. Mapamilya ka! Samantalang ako ay wala. Asawang nagmamahal at mga anak na naghihintay sa iyong tahanan. Ako na lang ang patayin ninyo, mahal na hari. Hindi makapaniwala ang lupit ng hari sa nagsaksihan. Hindi siya makapaniwala ang may ginoong klaseng magkakaibigan na handang ibuwin sa ang buhay para sa isa't isa. Kung mayroon lamang akong magkaibigan na katulad ninyo, handa akong ipagpalit ang anumang kapangyarihan o karangyaan. Lumaya kayong dalawa. Wala ni isa sa inyo ang dapat mamatay. At masaya nang lumaya si Pityas at Damon. Ang tunay na mga kaibigan ay hindi nag-iiwanan.
Ang tunay na kaibigan ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kapangyarihan ng kanyang kaibigan.